Kaya mo, madam? Sure. Kaya lang ito. Ah, may anuan man, no? Magdanan. Pasta la bis. Hindi mo matiman dito, may anuan mo ko. Kaya talaga mga original dito sa Kidapawan, no? Eh, malaki man ang kalupahan nyo dito. Lulo ko, dito ang labing lulo ko, lula. Dito na talaga pala kayo. Good day mga ka-RK Bukid vlog. So, medyo natagalan tayo sa ating pagbablog dahil una, napaka-busy ng career. So, napaka-busy talaga mga ka-Bukid. So, wala akong time para mag-edit and para mag-vlog. So, ngayon, in this content, yung isi-share ko sa inyo yung farm na pupuntahan natin. Itong farm na to, ang sukat ay nasa 1 hectare. 1 hectare yung laki. And galing din ito doon sa ino-offer din sa atin ito nung nabilihan natin na RK Bukid Farm. So last Monday, kinausap niya ako, sabi niya ako baka daw gusto kong bumili ng another farm. So sabi ko naman titingnan namin sa Sabado ni Commander. So hopefully maganda yung lupa na yon kasi baka naman magka-interest tayo. So baka naman maganda yon, then why not, no? Dive-on. Kasi yun nga, mahilig tayo din sa mga pag-acquire ng mga lupa, especially kung walang land conflict, kasi yan yung mahirap kasi pag may land conflict, may mahabang proseso, merong mga ipiprepare na extrajudicial. So kung may mga problema sa mga anak yun, so kinakailangan or yung mga legal heirs or kung yung may-ari mismo may mga kapatid siya, so mahirap, no? Mahirap i-settle. So baka mapasubo tayo kung bibili natin kaagad na hindi natin alam yung background ng kung ano yung lupa na yun. Ano ba siya, title ba siya or under mother title, or baka naman na owned by the government pa yon, baka kung lang rights lang, di ba? So mahirap. So bisitahin, bibisitahin natin today. Sumama kayo para makita nyo, panoorin nyo yung video. So makita nyo rin yung in-offer sa akin na 1 hectare na farm. It's a banana plantation daw. So sige mga kabukid. I was there when I needed someone, wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved, call your mind. And I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind. Cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride. And I move, and I move, and I move when I ride. Taking night, but taking is all that I do. Cause yeah, I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need. Public cemetery, so magkakaan na natin patapos yung public cemetery dito sa may barangay. Every time I pray for better days, every day feel it coming on the way. Gotta step on every pace and no matter what it takes. Tapos yung mereka bilang ini itu. Haters gonna hate when you try to make a move for the better days. Takkan ada yang mulus for the better days. Bukan cuma soal fools, yo. Keep my hopes up high for the better days. Tell myself that I will make it to the better days.
pa naman ako ng tire mga kabukid. Yung tire ko pala mga kabukid eh. Yung pang trail. So ayun, narinig nyo mga kabukid, according kay Kuya Gladys, 5 hectares. So hindi na natin ay mga kabukid. Hectar kami. So kung kaso nga baligya namin, kami lahat na magkapatid kami ang magpirma. Kami. Mm. 1 hectar, diba? Taas ng patag kami. Jumilina ko. Oh. Ganyan, oh, ganyan. Ito ang sa akin, oh, itong may kawaya. No, yun, oh. Ganyan, oh. Yung pababa. Oo, oh, ganyan. 1 hectar yan. Mm. 40. Oh, 40 ba pa ganyan? 200 to 500. Ganyan ba? Kasi yung kanyang isa, duha, tatlo, apat, lima, pagkakasin. Sige, subukan natin. Ha? Hindi delikado? Hindi, walang problema dito. Maagya ako dito, pumunta ba? Kaya mo, madam? Sure. Kaya lang ito. Amay, anuan man, no? Magdanan. Kaya yung lupa, kung di lang kami, nakasakit sa atin ito, saka... Hasta la Bizarres Idol Fly High Butterfly Fly High Butterfly palagyan ko ng kwan. Stream, ano yun to? Zipline. Ang ganda. Guwapo, no? Ikan taas. Ito ang ganda kasi dito ka makamalit dito.
Nagmanok ang uyo, ang piyuhin ko dito noong una. Sa Galadabaw. Nakasakit lang ba? Diyan siya nagama ng ano? Mga manukan niya? Manukan sa una. Nagtanin siya ng mga limonsito dito. Tanin na siya. Wow. Ito na, di bunga ito pag magbunga. Sa akin na napasok to. So may kunting pababa. Tapos ganyan ba? Kuan pala to. Pero maka-access ka talaga doon sa gikan to dito sa gibabaan na to, kuya. Dito. Oh, kasi ang ano, kumbaga may ma-accessan ba tayo dito? Hindi naman siya na sandwich, kumbaga doon, meron dito, talaga siya ano. To, kasi doon pwede ka makapunta doon, doon magdadaan ang iba mag cutting ng saging. Yan man yung makita natin doon sa oh. Ano, yung oh, kita sa kasada. Ito. Kasada. Oh, lapit. Lapit lang ka dito sa lupa mo. Hinako ng galing namin eh. Lakad na namin. Dito mga kapatid, tatay, huwag naman dito nag-upan eh. Dito nag-upan ng sakap doon. Pero ng papa ko si Abdul. Abdul? Muslim, yung Abdul yung, Abdul yung lupa yan, 5 hectares din ba? Sa taas? O doon, may nakapamunis banda. Hindi pa yan, titulado kay Abdul yan. Titulado? Mas doon mo may-ari yan. Siyo. Siyo na. Kasi yung tulato, lugin ko. Ang lolo, pinakalolo niya na talaga. Oo. Basta 1 hectare. 5 hectares na ito, sir. Oh, 5 hectares. 5 hectares, solid. Lima kami nag-1 hectare kami. Saan kaya ang reference point, no? Kung meron saan ang reference point na para... Parang pwedeng ano, landmark niya. Declaration, nababayad sa hotel. Declaration ng hotel. So ayun mga kabukid, napunta na natin yung area. And kayo, ano bang masasabi nyo? Is it worth it yung 1 hectare sa around 500,000 daw eh. So hinahangyuan namin nasa 450,000. So sa 450k paghahatian daw nila magkakapatid. So nasa tatlo sila magkakapatid, yung 450k. So probably nasa 150 each sila magkakapatid. So yung motor ko parang gusto niya, and yun na nga, kung una natin ng 200,000 plus itong motor, siguro mahulog na lang yung kulang ko na more or less 100 plus na lang. 150, 160, 175, mga ganyan. Medyo kon lang din sa akin yung medyo pabulusok, pababa. And then on the other side, ganun din, pababa rin. And then sa gitna, although patag yung sa gitna, and then another may... Ang nakakon kasi sa akin dun mga kabukid is yung meron na siyang... hituan, no? Meron siyang hituan. Dalawang pond ata yun. Hindi ako magkamali. Dalawang pond. And then, mayroon namang river sa gitna. Tanong ko nga kung malakas kasi yung nakita ko, medyo mahina yung tubig. So, sabi, accordingly, malakas naman daw yun pag umuulan. Buyer, dapat inaalam muna natin kung meron bang ROI yan, may return of investment. Baka naman bibilin mo pero hindi mo naman mapapakinabangan, so that is loss. So ganun lang siya mga kabukid, no? RK Bukid. Before mo kukunin or bibilhin yung lupa, i-acquire, kailangan pag-aralan mo muna, or first of all, of course, is titingnan mo yung papers, and then titingnan mo yung lupa, di ba? Importante yon. And dapat din na kilalanin mo rin yung seller kasi mahirap na. Baka naman bogus or ano ba tawag doon? Mga scammers pala, di ba? Kala mo sa kanya yung lupa, yung pala, puro kan lang yan, no? Mga fake
fake plant titles. So, mahirap yun. Anyways, mga kabukid, thank you for watching. And please don't forget to like and subscribe. And keep safe, everyone. Thank you. So, siguro probably with that 1 hectare, in Aliceville, at malagyan namin ng mga fruit-bearing trees, and after 5 years, baka bumunga, halo na. Then, probably, we'll try to go with this kind of product. We'll try to imitate their good doings, diba? Char! Baka sakaling through this kind of business, or through that acquiring that 1 hectare farm lot or agricultural lot or whatever you call it, baka dun tayo swerte. Ano lang mga kabukid,